Madaling araw kanina, makikita sa video ng MMDA Metro Base ang patuloy na pag-andar ng daloy ng trapiko pakubaw. Pero pagdating ng stoplight, mapapansin na biglang sumulpot at umarangkada pa ang bus ng Santa Rita Transport Corporation kahit dapat ay tumigil ito dahil nakapula na ang traffic light sa panig nito. Sa kanyang pagdiretso, natumbuksan ng bus ng Admiral Transport sa EDSA Muñoz northbound. Natulak papalayo ang Santa Rita Transport. Nadamay pa ang close van at motorsiklong ito habang dumiretso sa poste ng LRT ang Admiral Bus. Saka bumalagbag sa kalye. Sa tala ng MMDA, samang nasugatan sa Admiral Bus, kabilang ang driver at konduktor nito. Itong driver is ay dumiretso pala nga dito siya ng kagawin. Isang doon, tumawid bidla. Lima naman ang sugatan sa kabanggaang Santa Rita Bus, kasama ang driver na si Arsan Tanyaga. Nakatayo noon at nagtitiket sa gitnang estribo ang konduktor na si Dondon nang mabangga sila, kaya humampas ang kanyang likuran sa bakal. Nahulog ako sa upuan, hindi nga ako makahinga eh. Agad namang dinala sa ospital ang mga sugatan. Lumabas sa investigasyon na parehong naghabol sa stoplight ang nagsalpukang bus. Itong Admiral, naka-orange na to eh, dapat stop na siya. Eh ito namang ano, galing sa Cubao, yung Santa Rita, go agad, kahit hindi pa siya naka-green. Mahigit 2 oras ding naapektuhan ng trapiko sa EDSA Muñoz dahil sa nangyari. Sasagutin ng bus company ang gastusin sa pagpapagamot ng mga nasugatan. Kapwa nahaharap sa iba't ibang kaso ang parehong driver ng bus. Iimbestigahan rin ng LTFRB ang nangyari. Francis Polbe, ABS-CBN News.